Hello, hello mga ka-char-char. Ano, ang pag-aaralan natin ngayon, yung mga katangian ng mga tao dito sa Saudi Arabia. By the way po, yung mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Mary Jane Manuel. So, yung mga gustong pumunta dito sa Saudi Arabia, dapat nyong panoorin ito para pagpunta nyo rito, alam nyo na po yung mga katangian ng mga dito sa Saudi Arabia. Yung mga gustong pumunta dito sa Saudi Arabia or kahit na hindi pupunta dito sa Saudi, basta gusto lang nilang malaman kung ano ba yung mga pag-uugali ng mga tao dito. So, ito yung para sa inyo. Kahit hindi ka pa pupunta dito, makinig ka lang po. Malay mo, balang araw, magbago po yung isip mo or magbago po yung panahon. Gusto mo pong pumunta dito sa Saudi Arabia. So, malalaman mo na po yung mga ugali ng mga nandito sa Saudi. So, number one, may diskriminasyon ang mga kabaihan sa korte. Ang testimonya ng isang lalaki ay katumbas ng sa dalawang babae. Hindi kinikilala ang testimonya ng isang babae lamang. Dapat dalawa. Isang lalaki kontra sa salita ng dalawang babae. Mas matimbang po yung sinasabi ng mga lalaki. Aminin man po natin at hindi, karamihan sa mga babae dito, sinungaling. Magagaling silang magsinungaling. So, kaya siguro yun ang pinanukalan ng kanilang hari. Kasi, mas magaling magsinungaling yung mga babae at mas magaling magsalita yung mga babae kaysa lalaki dito. Pag pakikipag-meeting naman, number 2 is pakikipag-meeting. Kailangan pasensyoso ka lang makikipag-meeting sa kanila. Bakit kailangan mong ikaw makimeeting ka sa kanila? Hindi. Pagka, kunyari, uuwi ka na, gusto mong, or kakausapin ka, kasi may balak ka ng umuwi, kakausapin ka, tapos sasabihin, dadagdagan ko yung sahod mo, huwag ka lang umuwi. Mga ganun po ba na tinatawag natin pagmi-meeting ng isang dayuhan sa sponsor. Mga kasambahay, kagaya ko, kakausapin ko yung sponsor ko, then magmamatigas siya na hindi magbibigay sa akin, hindi siya magdadagdag sa akin. Dapat mapagpasensyoso ka, makiusap ka ng maayos kasi nakukuha naman yan sa mabuting pag-uusap. Ganun naman sila eh. Kunyari, sabihin mo, oh, ang ganda-ganda ni mom, kahit hindi, diba? Tapos sabihin niya, oh, sige, ganito na lang, dadagdagan ko na lang, ganyan na lang. Pero, dapat, mga kasambahay, pinagsasabihan mo ng ang ganda mo, yung mga babae lang. Or baka sabihin mo, ang gwapo ni sir, patay tayo dyan. Hindi mo pwede yun. Huwag mo pong pupurihin yung amo mong lalaki. Lalo na sa harap ng amo mong babae. So, nakabatay ang impresyon nila sa paano kang makisalamuha sa kanila at sa pananim mo. Yun nga sinasabi ko kanina na yung pakikipag-usap mo, depende yan kung paano ka makipag-usap sa kanila. Tsaka, pag kunyari, ikaw ay magiging isang kasambahay, kung ano yung binigay ng amo mong damit man isusuot mo sa trabaho mo, yun po ang isusuot mo. And next is, ang mga nagtatrabahong kababaihan ay kinakailangang magdamit ng nakatago ang kanilang leeg at tuhod. Hindi dapat na makikita ang kurbada ng kanilang katawan. Hindi po dapat makita yung shape ng kanilang katawan. Pero ngayon, dati, ganun po talagang maluluwang yung mga
maluluwang po yung mga damit. Mga abaya nila maluluwang po. Pero ngayon, hindi na po. Tsaka yung mga ngayon, yung mga bata-bata ngayon, ano, nagsusot na sila ng fitted. Tapos, ano, nagpapantalon na sila ng as in na ano, fitted sa kanila. Pero yung mga bata-bata, pero yung matatanda, maluluwang talaga, mga bestida, pati pag mag, ano, mag-abaya sila, maluluwang din po. So, hindi lahat ng kababaihan ay nakapag-aaral sa kolehiyo. Opo, totoo po yan. Kasi, yung pag magka-college sila, may exam po sila. Pag hindi po sila nakapasa doon, hindi po talaga, hindi na po sila pwedeng mag-college. So, parang nasala yung magka-college sa kanila. Na parang tinitignan nila, nag-e-exam sila. Pag hindi sila naka-exam, ano, hindi sila magka-college. Parang sa atin sa Pilipinas dati, yung sinasabi nilang NSAT, pag hindi ka nakapasa sa NSAT, hindi ka pwedeng mag-college. Pero, ngayon, marami naman pong paraan ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para makapag, wala na yon. Dati lang yon. Buti na lang nawala yung, ano, yung ganun. Kasi maraming mahihirapan. Malay mo, magaling ka, hindi ka nakapasa, or magaling ka nga, hindi ka nakapasa. So, sayang. So, hindi ka tulad dito. Pag hindi ka nakapasa, dun sa parang entrance exam, hindi na sila makakapag-college. Kaya yung iba dito, nagpapatutor bago mag-exam. Next is, at may bukod na institusyon para sa mga kababaihan. Opo, may bukod na institusyon para sa mga kababaihan. Yung college, college hiwalay po. College para sa babae, college sa mga lalaki. Pero alam nyo po, yung mga hindi nakapag-aral nun, na matatanda, may anak na, meron silang school, yung may mga anak, yung may mga, yung matatanda, na as in matatanda, yung mga age, ano, mga age, 65, na gustong matuto pa, gustong matutong magsulat, magbasa, magluto, meron po silang school dito. Separate din po yung pang matatanda na school. Meron po sila yung mga babae. Minsan nga po, ano eh, nakita namin sila na, ano, pumupunta sa school na hawak nila yung kanilang anak, kasama yung apo na maliit, parang sinasamahan yung lola, mga ganun po. Ngayon, nag-aaral na po sila. Iba na po, nagbago na po ang Saudi ngayon. Kasi yung matatanda, nag-aaral na rin. Nag-aaral na rin kung gusto nilang mag-aral. Wala silang eleksyon, walang batas na naayon sa mga kabaklaan. Kaloka to. Walang batas na ano, walang batas na naayon sa mga transgender, mga ganun, 'di ba? Meron sa Pilipinas, maraming ano, maraming parang ano, parang yung karapatan ng mga ano, bading protektahan na rin ng batas ng Pilipinas. Pero dito wala po sila. Tsaka nakatago po sila yung mga ano, mga bakla po dito nagtutub. Pero yung alam nyo po, yung bakla man siya, nakatub pa rin siya. Ganon din yung tomboy, nakaano rin po siya, nakaabaya pa rin siya. Kasi hindi naman po silang, hindi naman po sila pwedeng magpantalon lang. Kasi bawal nga po. So, sumusunod pa rin sila sa batas. Wala silang, ano, wala silang tawag doon. Wala silang, wala silang kalayaan. Mga ganun, mga bakla, mga tomboy, wala. Hindi dapat mag-dekwatro sa pag-upo at dapat nakikita ang talampakan. Hindi dapat nakadekwatro sa pag-upo. Ikaw nakadekwatro ka, tapos yung amo mo hindi. Tapos hindi dapat nakikita yung
talampakan mo, hindi dapat. Pero sa kanila lang po yon. Kasi, pwede rin sa kanila yon kasi maluluwang po yung mga damit nila, yung mga bestida nila, maluluwang po. Kaya pag nagdekotro sila, hindi mo makikita yung talampakan nila. So, next is, Quran at Sunna ang konstitusyon nila. Na ang konstitusyon nila ay naaayon sa Quran. Wala silang nilalathalang batas, katulad dun sa atin na, katulad sa Pilipinas na ang nagpapanukala ng batas, nagbibigay ng batas, mga tao, yung mga binoto natin. Sa kanila wala po. Ang kanilang pinagbabatayan nila is sa Quran. Ang mga araw na walang pasok ay Huwebes at Biyernes. Dito, ang pasok nila is pasok sa school. Kunyari, kung may school or may trabaho, ang pasok nila is mag-start sa Sunday, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. At yung Huwebes, meron pa silang pasok noon. O, may pasok pa sila noon, pero yung mga pagkatapos ng, kasi half day lang kasi yung pasok nila, eh. So, pwede na silang pumunta kahit saan. Yung mag-start sila kung saan sila pupunta, parang magbabakasyon na sila. Ganun po. O, next is, sa mga restoran ay may hiwalay na pasukan at kainan ng ang mga may pamilya at ang mga lalaking walang kasamang babae. Yung may pamilya po, pagkakain sila sa restaurant, kinukulong nila yon. Meron silang parang pader-pader, pero ano yun, may pader-pader na pinapatayo, tapos kinukulong yung pamilya na yon. Meron naman iba, hindi na nagpakulong kasi, lalo na pag makulit yung bata, labas ng labas, takbo ng takbo, hindi nila makikita kung saan pumupunta. Kasi yung mga bata ngayon, iba na ngayon eh. So, meron ding pamilyang kakain na nakakulong, meron ding pamilya na hindi. So, next is, ang dalawang lalaking magkahawak kamay ay tanda lamang ng pagiging magkaibigan. Dito po kasi, meron kang makikitang lalaking nagho-holding hands. Hindi katulad dun sa atin, pag talagang lalaking, brusko. Hindi sila, dito, brusko, naka-holding hands na naglalakad. Diba? Tapos, may pa-sway-sway pa. Ang iisipin mo, kung bago-bago ka dito, ano yun, may bakla yun. Sino kaya ang bakla sa kanila? Kasi, hindi. Tanda lang daw po yun ng magkaibigan. Eh, sa atin nga, hindi yan nag-holding hands, parang asiwa ka, hindi magandang tingnan. Pero dito, meron pong nag-holding hands. Pag kunyari, yung pinsan niya or kapatid niya, bibisita sa bahay, kunyari, yung amo kong binata, tapos may kapatid na siyang may asawa. Pag pupunta rito, magbebeso sila, magkahalikan. Dati lang noo, ngayon lips to lips na. Mga ganun po ba? Iba kasi yung depende kasi kung anong kinamulatan na pagbati. Meron namang dito lang sa cheek, nagbebeso-beso lang sila. Pero yung iba dito sa noo, yung iba dito sa lips, nagli-lips to lips talaga sila po. Pag magkapatid, mag-uncle, magpinsan, yun po, nagli-lips to lips po sila. So, next is, physical ang paraan ng pagpaparusa sa mga nagkasala, paglaslas o paghiwa ang karaniwan. Pagka nagkasala ka po dito, kung mabigat po yung kasalanan mo, depende po sa tao na nakagawan mo ng kasalanan. Pwede kang mabilanggo, pwede kang mag-fines or magbayad yung blood money na tinatawag, or kung wala kang kakayahang magbigay ng blood money, binibitay ka na lang, or else pinupugutan ka ng ulo. Kung nagnakaw ka naman is mapuputulan ka ng kamay. So, that's it mga ka-char-char. Sana may natutunan po kayo
sa mga video ko na about dito sa Saudi, kung may gusto po kayong idagdag or yung mga nasabi ko po na katangian ng mga tao dito sa Saudi Arabia, pwede nyo pong i-comment kung ano po yung kulang na sinabi ko. So, sa mga matatagal na dito, pwede po kayong mag-comment. Dagdagan nyo po yung mga sinabi ko na katangian ng mga Saudiya para alam po ng mga nanonood. So, that's it mga ka-char-char. Thank you po sa panonood. Sana po, like, share, comments, and subscribe. And please, don't forget to hit the bell button below para po yung mga videos ko mapapanood nyo palagi. Pag may gumawa po ako ng videos, pupunta po sa inyo kaagad-agad, makikita nyo po. So, mga ka-char-char, kasi yung mga may nagtatanong, sabi, gusto kong mag-subscribe sa'yo, kaya lang hindi paano gagawin, kasi sabi niya, kailangan daw, nagtatanong daw si Google ng email pag gusto niyang mag-subscribe sa akin daw, hindi daw pwede kasi nagtatanong ng email yung YouTube ko. Lahat po ganun talaga. Kaya po, ang maisasuggest ko po sa inyo, direct na lang po kayo sa Google. Sa YouTube. Yan po, direct na lang po kayo sa YouTube. Mag-direct na lang po kayo dito. Direct na po kayo. Huwag na po kayong, kunyari po, napanood nyo yung video ko sa Facebook. So, gusto nyo i-subscribe, hindi po pwede kasi wala po kayong email or kailangan nyo ng email. Gagawa ka pa ng password. Panibago na naman po. So, hindi po madali pag sa Facebook ka po manggagaling. Hanapin nyo na lang po yung pangalan ko. Ito, yung profile ko para po makita nyo po. Ayan po yung profile ko. Ayan siya. Ayan, Mary Jane Manuel. Ayan po yung profile ko. So, please, direct na lang po kayo sa, kung gusto nyo mag-subscribe sa akin, gusto nyo man, gustuhin nyo, kasi, pupunta po kayo sa direct na po kayo sa YouTube, hanapin nyo na lang po yung pangalan ko, tapos, isi-search nyo, Mary Jane Manuel, ito po yung profile ko, then, pag nag-subscribe po kayo sa akin, tuloy-tuloy na po yun. Makikita nyo na po yung lahat yung mga videos na ginawa ko. Pag gumawa po ako ng bago, lalabas po sa YouTube nyo po. Mag-notification po yung kung may bago akong video, mag-notify po dun sa YouTube nyo po. Hindi nyo na po kailangan gumawa ng bagong email. Diretso na po kayong pumunta sa YouTube para hindi po kayo mahirapan. Thank you very much po at maraming salamat sa mga nagme-message sa akin. Thank you very much po. Sana masundan niyo na po yung paano mag-subscribe. Thank you very much po and God bless you all and see you on my next vlog.